So, engineer, nandiyan po ba kayo sa Magat Dam ngayon? Actually po, andito tayo sa area of responsibility, pero sakop pa rin ang ating Magat Dam. Yes. Okay. Alam niyo na po siguro na grabe ang dinulot na pinsala nitong si Nika, ano po, dito sa southern towns and city ng Isabela. Ngunit pati ang, I think, Cagayan ay naapektuhan din dahil, among others, nag-release din ng tubig ang Magat. Kumusta na po ang Magat ngayon? Nagre-release pa rin ba po ng tubig? Or okay na po yung buffer natin? As of 9 a.m. po, mm-hmm. ang elevation po natin is nasa 188.52. So, okay. Mababa po sa ating critical level o spilling mm-hmm. level natin mm-hmm. na 193. So, meron pa tayong almost 4.5 meters. Yeah. Although, ito po, nag-umpisa po tayo nung bago dumating po yung Bagyong Nika, ang elevation po natin ay binaba natin. So, in-anticipate natin yung parating bagyo mm-hmm. sa as much as 181.8 po yung binaba natin. Opo. And ito, yung itong Bagyong Nika, ang dulot niya na pag-ulan, tika natin na pinakamataas or pinaka-peak po na inflow natin nung hanggang madaling araw ay nasa 4,466 cubic meters per second. Mm-hmm. Pero yun po, nakabukas po tayo ng isang gate na may opening na nagpapakawala almost 400 cubic meters. So, okay. Nakita natin na talagang kinontain ng ating dam mm-hmm. yung napakalaking inflow coming from the watershed na ating Magat Dam. And as of reporting po, ang ating pumapasok pa rin sa ating dam ay nasa 1,877. Mm-hmm. Kaya kaninang umaga po, bahagya po tayong nag-increase ng opening to 2 meters. Oh. At tayong almost 750 cubic meters po na pinakasokan. Mm-hmm. Yun naman po ay para po ma-contain din natin kasi malapit na rin itong yung buffer natin or the na volume. Yes. Na inaasahan natin ay malapit na rin. Well, gusto natin i-contain yung pumapasok na tubig para po sana may papababa na naman natin yung tubig natin mm-hmm. dito sa Magat. In anticipation po sa rating na naman po na bagyo na Ophel. Oo, tama. So we are at 188, engineer. Ang spilling level is 193. So mga 5 metro lang po ang diferensya, ano po. And you were saying na 181 siya bago dumating si Nika. So in yes other po. Words, almost overnight 7 metro ang itinaas. Yes po, almost 6.7 meters. Yeah. Kasi yun po ang kwan natin is control po yung outflow. Correct. Napakalit po yung kung tutusin po natin yung outflow natin na sa ngayon na 700, yung contribution kung ikukumpara natin yung doon may Cagayan ngayon na almost 18,000 yung present elevation niya ngayon. Yeah. Not measly, 3-4% lang po yung contribution natin. Kaya yun po ang tinignan natin na yung function ng ating Magat sa flood control ay i-maximize natin yung gamit. So nag-drawdown po tayo para may i-accommodate niya comes na itong mga malalaking mga pag-ulan. Engineer, iniisip ko lang, no, kasi pag pinag-usapan natin ang numbers, hindi naman na encompass nito yung talagang picture, no, malaki yung itinaas na 7 meters overnight, 'di ba? Napakalaking dagdag nito sa dam na malaki rin talaga yung kakayanan niya talaga dapat. May balak po ba tayong lakihan pa o bilisan pa yung pag-release ng tubig in preparation of the next few mga bagyo na mukhang magkakasunod din daw po itong Ophel at Pepito? Yes po, yun po ang tinitingnan natin kung kailan na natin may baba pa. Pero yun nga, meron din yung mga tubig din na galing dito sa ibang tributaries ng ating Cagayan River ay sa pababa. So baka kung sasabayan din natin. So yun ang ina-assess natin kung hanggang ilan or ilang volume yung ipapalabas natin. At least sana mapababa natin yung level ng tubig natin. So we have almost 2 days naman to para tignan kung pwede pa tayong makita natin na bababa na rin yung level dito sa May Cagayan River. Baka pwede tayong magdagdag
at least para may baba natin yung level. Hindi po ba pwedeng ipasa sa ibang dam yan na konektado sa magat yung mga excess natin na tubig? So far, ito lang kasi po yung nag-iisang dam within dito sa along sa river natin. Dam lang ito na ito yung isang tributary ng ating Cagayan River. Alam naman natin na itong Cagayan River, we have 20 tributaries. Isang magat dam, yung isang pwede nating maging watershed ng ating magat. Yeah. Magat dam ay 414 hectares po. So, napakalaki po. Talagang sakop niya ang Boriscaya, may parte ng Karam, at saka Isabela. So, napakalumang ng watershed nito na konting mga pag-ulan, talagang laki rin po yung pagiging ito. Engineer, medyo nagiging choppy po yung signal. If you can just move a little bit, ano po, pero while you're doing that, tanong ko na rin, yung po bang sinusupply na irrigation nitong Magat Dam, covered ba ang southern towns like Santiago and Cordon? Yes po. Meron pa tayong area ng Santiago, Cordon. So, yung pinapatubigan po ng ating Magat River Irrigation System is almost 91,000 hectares po. So, napakalaking talagang contribution din po ito sa economic akuan natin. Opo, opo. One final thought na lang po. Ano? Kung nasiservisyuhan ang Cordon at Santiago, madami po yatang binaha sa Santiago. Is there a way na halimbawa ma-redirect yung papunta ng Santiago o Cordon towards another tributary? Actually po yung pagbaha po dito sa Cordon and Santiago, wala pong tubig na galing sa ating Magat Dam. Kasi nung meron na tayong parating na bagyo, sinara na po natin yung mga canals natin papunta sa mga areas na yon. Mm-hmm. So, yung mga pagbaha ng Cordon and Santiago ay talagang galing dito sa mga watersheds which is not part of ng ating Magat River. Nueva Vizcaya siguro, ano po? Ano? Yes po, Nueva Vizcaya and some part of Quirino po. Yun po Quirino. Ang watershed ng ating Santiago. Alright, Engineer Gilio, maraming salamat po at thank you for all the information. Napaka-useful po niyan and again, mabuhay po kayo dyan sa Magat. Maraming salamat po sa pagkakataon po. Thank you. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.